showbiz fanatics, is this true? Mr. Daniel Padilla, abay inangasan itong si Mr. Alden Richards base sa report ni Manay Christy Permin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit na nanonood, sumusubaybay, palagian po sa ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito, pag-usapan muna natin yung good news, no, na talagang nasagap natin patungkol kay Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Dahil according po sa ilang mga brand, si Mr. Alden and Miss Catherine Bernardo po ang isa sa pinagkakatiwalaan. No, dineklara po nila that Alden and Catherine is the most trusted ambassador of their generation. So, kaya po talagang kung mapapansin ninyo, sa lahat ng mga commercials, sa lahat ng mga products, malalaki international products, ay si Catherine or Alden Richards po lagi ang first choice ng ilang mga brand. Kaya naman na sobrang, sabi nga ng ilang mga article, eh talagang bilyonaryo na naman ituturing itong si Catherine at si Alden Richards sa dami ng mga brands po nila. Biruin po ninyo magkano ang bayad sa kanila sa kada commercial. According po sa source, ito po ay nagkakahalaga ng 35 million. Ganon po katindi yung kanilang talent fee pagdating po sa brand na ini-endorse nila. Kaya kung mapapansin po ninyo sa mga sightings, diba? Si Miss Catherine, kapag po nandun siya sa loob ng isang food chain na kanya pong ini-endorse sa KFC, hindi natin makikita si Alden kasi talagang ang mas focus niya is McDonald's, which is isa rin siya sa mga meron po siyang branches nito at dumadaming branch, no? Pero parang may bago po silang endorser dyan eh. And si Mr. Alden kasi is considered as CEO and owner ng ilang mga branch po ng McDonald's. So, kaya naman sobrang kinocongratulate ng ilang mga fans si Miss Catherine at si Alden Richards dahil sa sobrang dami at mas dumadami pa, no, na kanilang mga endorsement product. So, and now mas nakakaloka tong mga nasagap natin dahil meron pong inilabas na isang chika itong si Manay Christy Permin sa kanya pong channel sa Showbiz Now na kani-kanina lang, kung saan ito po'y nasagap niya patungkol sa pag-aangas nitong si Mr. Daniel Padilla towards Alden Richards. Naglalabas na rin. Panahon po ito ng pagkilabis at pananaliksik ng ating mga kababayan tungkol sa nakaraan. Yung kay Chloe Sanosay, nakaraan yun. Uh-huh. Yung kay Daniel ngayon, nakaraan din yun. Oo, naglalabasan niya mga lumang sinabi niya na hindi niya alam na nalalabas pala. Yun ang nakakaloka, kaya dapat talaga pag nagsasalita ka dapat iniisip mo kung makakasakit ka o hindi. Ano nga ang sabi? Think first before you click. And think 1,000 times before you click. Kasi maaaring pagsisihan mo yun. Diba? Nako, eto na po. Nung palang unang pagtatambal ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards, yung hello, love, goodbye. Marami palang mga sinabi si Daniel na ngayon lang naglalabas. Ay, ang akala ko lang hindi siya pinansin. Meron pa hindi. Sa Hong Kong yun. Yung pinansin niya ang lahat-lahat, sina Jeff Tam, sina Doros, George Gumpura, lahat, pati production, nilampasan niya si Alden Richards. Ang sakit nun. At saka diba pinigil niya, diba? Ayaw niya na masundan yung pelikula na yun. Ayaw niyang gumawa ulit si Catherine. Kaya dahil, eto na nga po, maging diretso na po tayo. Noong mga panahon yun pala, lahat ng pintas ginagawa ni Daniel kay Alden. Diba? May pipintas. Pipintas pa siya. Meron yung, naku, hindi na siya tatambal doon, no? Ay, dahil ano yun? Parang ganon. So, yung ano yun, mahaba yun, malalim yun. Ay. O, diba? Naku, baka magamit lang siya dyan, ano? Mga ganon. Magagamit si Alden, nakaganda-ganda ng postura ng karera. Saka, may nakatunayan na. A-lister yun sa GMA. Mismo. O, sa pangkalahatan. Correct. Diba? Muli na naman pong nakalagkalang ilan sa mga naging actuation or naging ugali nga nito ni Mr. Daniel Padilla towards Alden Richards. No, sa sinabi po ni Manay Christy Permin, may pagkakataon na nagkaroon po sila ng get-together kasama po si Jeff Tam. Siguro po ang sinutukoy dito yung kasal po ni Direk Cathy Garcia Sampana, kung saan namataan din natin si Alden Richards na naroon. Pero parang no pansin at talagang hindi po, wala talagang, walang kareaksyon or kumbaga parang kahit man lang mag-hi kay Alden Richards itong si Daniel, eh wala po siyang ginawang ganun.
bagkus ay nilagpasan lang niya. Binati niya ang lahat ng naroroon except for Alden Richards. And we do not know, kaya po talaga kung makikita ninyo, during the time na sila, si Catherine ay nagpo-promote ng kanyang movie ng Hello Love at Goodbye noon, nagkaroon po ng make face, diba? Kung yung nagsisirculate ng mga videos. Kaya ngayon, nagtetrend na naman ito. And I know there is a positive and negative na mga effects. Ano? Kasi ngayon, syempre, si Mr. Daniel meron po siyang TV series. So, pinapaingay muli yung kanyang pangalan. Yun nga lang, medyo negatibo yung dating. Pero still, publicity pa rin yung, or parang marketing strategy ng ilang mga actors and actresses at na mga networks para po mapag-usapan ng isang actor. So, yun po yung ilan sa mga talaga namang hindi malilimutan na mga ginawa ni Mr. Daniel na ngayon po ay nakakalkal ngayon sa social media. Kung matatandaan, meron pong isang initial interview si Mr. Alden Richard or si Mr. Daniel Padilla na tinanong po siya ng isang showbiz insiders kung totoo bang nag-text sa kanya si Mr. Alden, kasi nakwento ni Alden yon, pero never po siya nag-reply. At ang sabi ni Daniel is hindi niya raw alam kung anong i-reply niya dun sa text message na nareceive niya coming from Alden nung bago pa man magsimula yung kanilang movie ng Hello Love, Goodbye. So, yun po yung mga bagay-bagay. So anyways, narito naman ang ilan sa mga reaction po ninyo or komento patungkol naman sa ating pong mga latest updates. Ang unang komento ay manggagaling kay Ma'am Shimelina Tamisin sa media. If this is true, the one who will publish this is Boy Abuna, not the Gen Trends. I think Kat is not stupid to do this because they have movie to promote and she will not hurt Alden. True. Diba? Totoo naman, kung meron pong dapat maglabas ng interview na yan, walang iba kundi ang GMA7 dahil nandoon po si Boy Abunda. At the same time, si Mr. Boy Abunda, sabi naman po ni Dolly Hilado, this interview with Boy Abunda was an old video years back. Look at her outfit. This content creator were putting words into her mouth. Good in editing and sowing malicious content. So beware of this kind. Ayan, so tama naman yung sinabi ni Ma'am Shi, diba? Ito po kasing isang content creator na to, talagang dumudukot lang siya ng mga photos, ng mga videos na hindi naman talaga yun yung totoong nangyari. At talagang gumagawa po siya ng mga kwento just to get more views and more subscribers. And of course, sabi ni Ma'am Shiburji, hi Ma'am Dars, thanks for your update. God bless you more. Ma'am Dars, kaya wala si Alora kasi I think siya ang pinagkakatiwalaan ni Miss Catherine and Piolo yung resort nila, diba? I think so na Ma'am Dars. Anyway, thanks again. God bless everyone. And sabi ni Ma'am Shidan Bergara, yung about kila Dominic at Kat, iniinis lang nila si Daniel. True, totoo po yan. Kasi during those times, parang hindi po okay si Dominic at saka si Miss Kat. Si Dominic at si Daniel. Kaya po parang yun yung kanilang panginis dito kay Daniel. And sa katanungan naman ni Ma'am Shiburji, hindi po natin alam. Ang alam ko po kasi si Mr. Piolo Pascual ay isa sa mga nag-aasikaso noon. And may mga staff po sila, may mga relatives si Miss Catherine Bernardo na parang yun ang nagiging representative on her behalf. And of course, sabi ni Mr. Renato Sayan, hi Miss Darreds, thank you sa daily updates. Totoo naman, marami natutunan si Kat sa past relationship niya. Isa dyan yung bukas na sa publiko lahat ng kaganapan sa buhay nila ni Daniel. But here's the irony on the situation. In spite of being open to the public, Daniel was able to sneak his cheating scheme towards Kat, open in public, pero wala takot, gumawa ng kababalaghan na naging malaking aral sa buhay ni Catherine. Ayun, so ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, which is true, no? Kahit pala sobrang open book yung kanilang relationship sa public, pero may something pa rin, may nangyari pa rin na ganito na nakasira dun sa kanilang relationship. Sabi ni Michonne Alejandro, noong
Unang labas ng hiwalayang Katnil, umiyak ako at pinagdarasal na magkabalikan sila. Pero ngayon, nag-thank you ako sa separation nila dahil sa tunay na masamang ugali ni DJ. Sa akin, very perfect ang wholesome personality ng Katden. Kaya marami silang blessing. Katden, isnabi nyo na lang ang mga bashers nyo dahil supalpal sila sa tagumpay nyo at biyayang bigay ng Diyos. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And hindi naman natin po alam yung totoong kapalaran po nila, 'di ba? Pero sabi nga minsan yung mga nangyayari sa buhay natin, a blessing in disguise, na parang iniloloob na rin ng Diyos kasi meron siyang nakikitang mas magandang plano para sa atin. And yun yung nangyari kay Miss Catherine ngayon. Kaya pala sila naghiwalay din ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel dahil napakaraming mga opportunity na darating sa buhay niya, 'di ba? Yun yung tinitignan niya. Tinitignan niya yung naging breakups nila na in a positive way na dapat lahat ng mga fans ganun din. Sabi ni Miss Merly Rueles, "True Miss Dar, nakakaloka yung isang vlogger. May maikotet lang. Kung ano-ano lang sinasabi, di naman totoo. Ay, talaga naman. Basta sa'yo lang kami naniniwala, Miss Stars." Thank you, Ma'am Shimerly. And Miss Marilyn Smith, aaminin na yan na sila kasi papalabas na ang movie. Ayan. So, di Lulu spotted ni Miss Marilyn Smith. At tulad na sinabi ko, diba, na hindi po nila yung gagawin para po i-vanish yung kung ano man yung ano nila, kung ano man yung magiging relationship nila or ano man yung magiging decision nila. And sabi ni Miss Annabelle Garde, ako din nag-aabang, ni isa wala pa pong mga interview nila. Ano ba yan? Sila na din hiwalay na. Wala pa nga eh. Di pa nga sila nagpo-promote. Yet, yes, it's not the right time. I just wait lang po. Thank you, Miss Stars, for the update. Di ba nga, nakakatawa lang yung mga lumalabas na mga news ngayon na parang hindi pa nga sila umaamin sa publiko na may relasyon na sila. Pinaghiwalay na. Yun yung mga nakakaloka, di ba? So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!